Good morning mga kabukid natin. Andito tayo ngayon sa farm natin. Panahon na para linisin naman natin yung ating maliit na fish pond kasi umuulan na. Kailangan natin lagyan ng panibagong isda. So kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kalaki kasi hindi naman siya pang commercial, para lang siya sa family consumption. Kagaya nung nakaraang video natin na dahil sa lockdown, nagpuntahan dito yung ating mga kamag-anak para manguha ng tilapia sa ating fish pond. So ngayon na humingi tayo ng tulong para magtabas at maglinis. Dito tayo ngayon sa ilalim ng ating babuyan. Kapakapal ng napier dito, kailangan natin tabasin. So yan, yan yung babuyan natin sa taas. Natatakpan ng napier natin. Kailangan natin ayusin dito yung kanal para yung dumi ng ating babuyan na hindi magpunta sa ating fish pond. Yung fish pond natin, meron itong kanal dati, pero kaso nung matagal kasing tag-init, natambakan na saka natubuan ng ano, ng mga napier natin. Medyo kumulimlim, sana wag din naman sanang umulan para matapos natin yung trabaho natin. So, bumagsak na talaga yung ulan. Nagpahinga muna kami para kumain. So, patuloy na lang mamaya pagtatrabaho pag huminto na yung ulan. Kabukid, nagpahinga muna kami. Ang grabing lakas ng ulan. Pinigil muna namin yung trabaho ng fish pan. So, yung fish pan natin sa baba. Umiilong muna tayo dito. Tumas ng tubig. Taglitan tumas ng tubig. Pan natin sa baba. Pan na pinatapos yung sink. Huminto na rin yung ulan na magbalik tayo sa pagtatrabaho. So, andun yung katuwang natin sa kabila. Maglipat tayo dun sa area na yan para makita natin yung ginagawa niya dun. Ayan, nakalipat na tayo. Malapit na matapos yung tabas. Konti na lang. Mali pag matapos yung tabas, hakutin na lang yan. Lagay sa gilid, pati yung mga damo sa gitna. Yan, yung mga damo na yan, kukunin na rin, lagay sa gilid, para sa sunod na araw padaliman natin yan at ready na para gamitin. So, natapos din natin palinis. Pinauwi na natin yung nagtatabas doon. Ano, napansin nyo, malinis na sa gilid. Yung sunod natin siguro activity, update ko kayo pa lalima natin ito bago lagyan ng tubig. Saka para ready na lagyan ng isda natin. Napansin nyo, mababaw pa yung tubig niya kasi yun, may butas yan doon bandaw. Para hindi mag-stuck yung tubig. Siguro sa susunod na araw, lagyan natin ng ayan, ang takip yung butas niyan bago palaliman para yung tubig niya maglalim. Pwede nilalagyan ng isda.